sa lahat. Sana lahat po ay okay. So, itong video na to today guys, isishare ko lang po guys kung paano or saan po ba pwede mag-apply papunta po dito sa Canada. Ang dami po kasing nagtatanong kung paano po ba mag-apply papunta dito sa Canada. So, disclaimer guys, hindi po ako immigrants, okay? Isishare ko lang yung alam ko lang guys. Sana naman itong video na to makatulong sa mga katulad ko, hanap ng informasyon kung nangangarap kung paano makapunta ng abroad. So ngayon guys, maraming categories kung paano or ano ang a-applyan nyo papunta dito sa Canada. May express entry visa, belong yan sa immigrants. May common law or spouse-based visa, belong din yan sa immigrants. Meron ding working visa, kasama na yung caregiver, yung tinatawag sa atin. Pero ang tawag dito sa caregiver is nanny. Meron ding student visa. Meron ding fiancé visa. So ngayon, yung immigrants visa, isishare ko yung entry visa. Kasi ako guys, belong ako sa common law partner visa dati. Sa yung pagpunta ko dito, yung common law partner ko po, inisponsoran kami papunta dito. So ang pareho sila category immigrants, pero ang requirements nila guys iba, malaking pagkakaiba. So yung express entry visa, mag-apply po kayo dyan online. Iwan ko po lahat ng link sa description below. Sana naman ito ay makatulong sa mga katulad ka po ako na nangangarap na maka-abroad or makapunta dito sa Canada. So anyway, ang express entry visa, belong siya sa immigrants. Yung immigrants, ibig sabihin na bibigyan kayo ng permanent residence dito. PR ang tawag dito. Pag PR po kayo, mag-antay lang po ng how many days. 1,000 something yun dati. Meron naman yun information lahat pag once may PR na kayo. 1,020 days ba yun dati? Matagal na po kasi guys, nag-landed ako dito 2011. So, paiba-iba naman ang mga requirements, diba guys? So, makikita naman yan kung once na mabigyan kayo niyan. Tapos, mapwede na kayo mag-apply ng citizenship. So, ang requirements dun sa express entry visa guys, mag-apply kayo ng online, tapos kailangan kayo magpa-assist sa credentials nyo po, yung college nyo, yung degree nyo. Ang alam ko ngayon, mas okay daw, nagbibigay daw ng mataas na benchmark yung WES, yung World Education Services. Tapos yung pangalawa, meron ding ICA, yung Educational Credentials Assessment. So, para sa opinion ko naman guys, mas matagal-tagal daw konti, pero okay lang naman, wala naman pagkakaiba yung WES, so more safe ka, diba? So, pagkatapos nun, pagkatapos na yung assessment guys, magpa-assist din kayo ng yung, mag-exam din kayo ng IELTS. Yung IELTS yung i-exam kayo, yung English nyo. So, ang na-experience ko sa IELTS naman guys, kung alam natin yung English, yung parang natural na natural na sa atin na may alam tayo sa English. Hindi naman masyadong sobrang hirap, pero siyempre kasamahan din natin ng reviews kung halimbawa kinakabahan tayo sa mga grammar natin, 'di ba? Pero hindi talaga yan pwede din, para sa akin na opinion ko lang, hindi talaga pwede na hindi natin alam ang English or English grammar tapos mag-aral tayo ng ilang buwan tapos yun papasa ka na, 'di ba? Mahirap, 'di ba? Kasi may mga iba tayo, hindi na mga may edad na tayo, hindi katulad yung bata, 'di ba? So, mahirap, opinion ko lang, pero nakakatulong of course, magre-review. Pero kung kakabahan kayo, syempre magre-review, di ba? Mas okay na din ang mag-review. Tapos, sa online naman, makikita niyo man kailangan, malalaman niyo yung format kung paano. Ayan, so online pa rin. I-search niyo lang sa Google guys, may free trials online sila ha. Tapos, ibibigay ko dyan, nandyan lahat ang links below. Pagkatapos nyo yun, makareceive kayo, kung pumasa na kayo noon, makareceive kayo ng ITA, yung galing sa CIC, galing sa Immigration ng Canada. Ayan. So,
sundin nyo na lang yung instruction, guys. Yan lang ang mag-guide ko sa ngayon, guys, kasi ang status ko kasi papunta dito, hindi po express entry. Pero ito, na-search ko po dito sa CICGE, yung GC, yung lahat na information. So, nandyan din po lahat ang information sa description below, yung link na lahat ng information. Huwag kayong matakot, guys. Ang natutunan ko lang dito sa Canada, pag-apply, more on online. So, kung may time po kayo, guys, search nyo na yung site na sa description below, yung cic.ca. Nandun lahat, how to come Canada, lahat ng information nandyan. Kung may agency naman sila katulad sa mga nanay din. Kung gusto nyo magdaan din ng agency, pwede rin. Pero mapamahal kayo kasi siyempre mag-charge pala ng agency services, diba? Ito naman, pag express entry, kasi belong siya sa immigrant, ayan, anong tawag niyan? Kung okay na ang lahat, ayun, mag-email yung CIC, makareceive po kayo ng ITA. Pagkatapos nun, yun, magkaano ang ano, yun, maghanda na kayo pag na-okay na ang proof sa ano po, ang proof of show money, ang tawag nito, about proof of funds, commonly na tinatawag sa atin, yung common talaga, yung show money. Dati, parang 20K. Canadian dollars po. So, parang umabot ng 800,000. So, mag-ready na lang kayo na almost million. Iwan ko magkano ngayon, pero parang alam mo na, alam niyo na po, guys, pag every year, di ba, tumataas. Dati ang alam ko, 20K. 18 to 20K, yeah. Canadian dollars. So, multiply niyo po magkano ang value ngayon. Katapos nun, guys, kasi ang akin kasi, yung status ko po kasi dito, guys, pag landed as a common law partner. So, iba ang requirements dati. Dati, wala pa yung mag-assist nga ng IELTS. Ngayon, ina-assist na lahat ng mag-entry dito sa Canada ngayon. I-assist ka talaga, may exam ng IELTS. Yung English ba? Yung reading mo, writing, speaking, listening, yun, i-assist yung kung pasado ka ba bago makakuha ka ng PR, permanent residence. So, yun lang ang alam ko, guys. Basta ang importante, meron kayo lahat ng sites na pwede niyong applyan isa-isa. Puro lahat dito pag-apply, guys, online. So, isa-isahin niyo na lang, guys, yung sites. Basta ang una, pasok kayo sa Express Entry Immigrants. Tapos, may site naman dyan. Tapos, sundin yung instruction. May requirements dyan na kailangan magpa-assist kayo sa credentials niyo po. Tapos, yung i-assist kayo ng IELTS. Tapos, pagkatapos nyo, makareceive kayo ng mail from CIC. And then, tapos na yun, sundin nyo yung mga kailangan, procedures na kailangan nyo pong gagawin. Tapos, siyempre, may ano, kasama na yun, may magpa-medical po kayo, ayun. So, guys, isi-share ko din po, guys, kung ano ang status ko kung pag-landing dito, kung anong ina-apply po namin. So, yung ex-common law partner ko, guys, ay na-sponsoran po kami. Yung year, 2010. Tapos, ang status nun is common law partner kasi hindi kami kasal. Ang nangyari, guys, ako na lang lahat ang nag-apply. Hindi kami nagpunta ng agency. Siya na nag-apply online, pero ako tumapos lahat ng pag-fill up ng form para mas madali na kasi mas okay kasi kung tayo kasi lahat ng information alam natin kung saan ng mga background na country na pinuntahan natin yung ganun, di ba? Lahat ng information. So okay, napasa namin, ang hingi sila. Kailangan, guys, pag common law partner or spouse partner visa, yung communication nyo. Kailangan i-print yan kahit sa cellphone or any communication ginagamit nyo. Tapos, kung email man, i-print din. Tapos, yung nagkasama kayo, yung common law partner, 6 months to above. Nga, nagkasama kayo, tapos may ano, may communication, may address kayo, may mga picture. Yun ang requirements. Tapos, kung nagpadalaman sila sa inyo, yung common law partner nyo po, or asawa nyo, kailangan may proof din. Kumbaga, parang link na kailangan na siya at saka kayo may communication. Ngayon, okay na yun, guys. Pagkatapos nun, nanghingi sila ng mga background check, yung mga police clearance. Ang nangyari kasi, guys, galing ako, trabaho ko Singapore. Trabaho ko ng trabaho doon, pero alam niyo na, guys, mas mura ang agency kung magbayad ka lang, tourist visa, pero
working visa dapat, pero tourist visa ang status ko doon habang nagtatrabaho. So, ang nangyari, hindi ako nire-releasean ng police clearance certificate kasi hindi ako working visa doon. So, sabi ko, patay tayo dyan. Ayun, natagalan na naman. So, wala na akong other choice. In-explain ko na naman sa immigration. Ngayon na, ang ano ko, share ko din guys, basta honest lang, tapos i-explain nyo lang kung anong totoo, tinatanggap po nila. Hindi ko alam dati, na-stuck ako guys. Sabi ko, ano ba ang gagawin ko? Wala akong, anong tawag nun? Wala akong police clearance. Wala akong other choice. Hindi nila ako bibigyan kasi hindi nga ako working visa doon. Ah, pagka ano, sabi ko, ah, sige, yun na lang talagang option ko. I-explain ko na lang na hindi ako ma-provide, hindi sila nag-provide ng police certificate kasi tourist visa ako doon, hindi working visa. Pero sa form ko kasi, pinifill up ko, kasi yun naman ang totoo, kailan ako nagpunta doon, naglanding hanggang umuwi. So, kailangan talaga i-fill up nyo guys kung lahat-lahat na right information, di ba? So, yun na yun, in-explain ko. Siguro na natanggap naman yun. Pagkatapos ng couple months, hindi pa rin silang reply. Ganun pala ang processing. Ang tagal guys, umabot kami ng 1 year, mahigit, mga 1 year, 2 months ata. Nag-decide ako almost a year, almost couple, past 6 months na sabi ko, wala na atang chance kasi siguro hindi ako pasa sa qualified sa mga requirements nila. Ayun, nag-decide ako, syempre may maliit akong bata, nag-decide ako umuwi sa Bohol, sa probinsya kasi sabi ko, kung hindi man ako sa processing na to, hindi para sa akin siguro ang Canada, or baka sa processing na to, hindi ako papasa, may another way. So, naghanap ako ng plan B, sabi ko, sige, uwi ako probinsya kasi nag-decide ako probinsya kasi para may, ang nanay ko, maiwan ko yung anak ko sa nanay ko, mag-aral ako sa city kasi yun lang naman, ang city lang naman mayroong caregiver. Yun, nag-aral ako caregiver, sabi ko, kung hindi man ako papasan to, may backup B ako, di ba? Plan B. Ayun, nag-aral ako caregiver, kinuha ko in situ para sabi ko, kung halimbawa maka-apply ako ng ano, kasi hindi pwede na hindi maka-abroad talaga guys. Kung maka-abroad, kung mag-apply ako, ang target ko, punta ako ng Hong Kong papunta dito sa Canada. Habi ko may chance, basta may in-situ ako, sabi ko ganun. Kaya yun, tinapos ko ng caregiver. Habi ko, plan B, kung hindi pa rin, ha, nagtanong-tanong na naman ako doon. May pinsan naman ako noon, kakilala mga high school pa sa Norway, mag-au pair, yung ganun, di ba? Ang problema doon, yun nga, well, hindi ka naman magka-status papel doon, hindi mag-asawa yung mga ganun, di ba? So sabi ko, ah, sige, basta kayo pa, hanapan ng paraan talaga. Ayun na, natapos kong caregiver. Sabi ko, ah, sige, balik na tayo na sa Maynila. Balik na kami Maynila. Pagbalik na Maynila, sabi ko, sige, halo, wala palang response. Nag-follow up ako. Sabi ko, wala talaga pang response. Wala talaga, umabot. Umabot talaga kami guys, processing namin na 1 year mahigit. Wala na guys, sabi ko, patay, stuck tayo. Deny na talaga to. Wala guys, wala na talagang chance ang ano, Canada. Sa processing namin as a kumulo partner. Ngayon sabi ko, sige, kung hindi man tumakuha, wala na talaga. Sabi ko, kailangan na yung ano ba yung tawag nun? Napasa ko ba yung passport namin? Napasa ata kasi hiningian kami guys ng medical yung bago kami uuwi ng probinsya. Na-expired na lang, hindi pa sila nag-response. Kasi ang alam ko kasi dati, yung medical namin 6 months expired na. Tapos guys, yun na yun. Pagbalik ko sa Maynila, yun, fina-follow up ko. Wala paling response guys. Hanggang umabot ng mga 1 year. 1 year, ang 1 month, yung mga ganun na 1 year mahigit na. Sabi ko, patay, hindi to pwede. Na-stuck kami. Tapos, hindi talaga pwede kasi umabot na. Kung hindi pa naman para sa akin, hindi talaga, di ba? Hindi para sa amin, hindi para sa amin. So ngayon, nag-decide na ako guys na i-withdraw. Wala na talaga ang Canada guys. Wala na yung processing na ganito. Wala na talaga. Sabi ko, kung hindi siguro para sa akin to. Edi wala na ako pag-asa yun. Para lang, kasi hiningi na nila yung bago kami alis yung passport namin. Walang ka-response. It's been more than a year na. So, sabi ko, ala, sobrang pressure na guys, pero sabi ko na, Lord, hindi siguro para sa amin, di ba? Hindi para sa akin. Sabi ko, wala na akong other choice, wala silang ka-response. Kung tawag, hindi din kasi mail lang daw, yun, sinulat ko, ayun na, nag-follow up ako, wala pa rin response na kumusta na ang status namin, ano ba, aprobahan ba kami, or anong pang, baka mayroon pang mga kailanganing requirements. Wala pa rin response, mabot ng buwan. Wala na guys, wala na talaga, nag-decide na ako guys, 100% wala na, i-withdraw ko na talaga, yun, nagsulat na naman ako guys, i-withdraw ko yung passport namin, kasi mag-apply ako sa iba, ba't ang gaantay ako ng another year, ganun pala deny, di ba?
Yun, nagsabi ko, pwede ba i-ano, kung deny man, pwede ba i-withdraw namin yung passport ng anak ko? Tapos, at least makamove forward na kami, di ba? Hala guys, mga after 2 weeks or 3 weeks ata, may biglang tumawag, sabi niya. Ipasa mo na lang lahat ng mga requirements na kailanganin, kung anong meron ka. Sabi ko, yun na nga po yun. Yun na yun po lahat. Kung anong napasa ko, mga resibo, lahat-lahat, yun na po yun. Wala na akong iba dito. Kung yung police na in-explain ko, police certificate from Hong Kong, hindi sila, nag-email sila sa akin, hindi sila makaprovide kasi nandyan naman sa kopya ng passport ko na tourist visa lang. So, hindi sila nagre-release ng police clearance. So, yun na yun. Okay na. Wala na akong magawa talaga. Sabi kong ano, withdraw na lang, ganun, kasi wala na talaga akong ibang maibibigay. Okay na yun, okay, ganun lang din yung ano, yung nakausap ko sa phone. Hala, nagulat ako guys, hindi naman yun sila tumatawag talaga usually. Tumawag, yun na talaga, siguro grabe na talaga. Wala na akong, kahit pipigain, wala na akong requirements na ibigay. So anyway, yung ano, after ng 2 weeks, may natanggap kami ng mail, kailangan na, nag-request sila ang CIC na mag-medical kami. Sabi ko, uy, may chance pala siguro, ba't naghingi naman to sila ng medical? Pangalawa na, kasi expired na nga ang luma. Hala, sabi ko, anak, hala, may hiningi. May chance pala talaga. Eh, sinunod na naman namin, ibang bayad na naman guys, yun, 5,000 ang akin. Magkano ba yung sa bata, lower little, ilan, 10% lang ata yun less. Basta, 5,000 lang yun, 2010, oh, kasi nag-London kami 2011. Tapos sabi ko, ay, ano, medical. So, hala, may chance. Sinabi ko pa ng kuya ko, hala, may, si Chief Arabo Vlog Alex. Sabi ko, hala, may ano pala, may chance pala siguro to. Ngayon, sabi ko, sige, medical na yun. Wala nang ano, diba? Wala nang pag-isipan, maalangan naman pag-isipan pa. Alam, yun, medical na naman kami. Pagkatapos nun, hiningi na nila ang, ano bang nangyari nun? Wala na pala, yun na yun. Tapos ang medical, sabi ko. Okay. Mga tumakbo din, mga ilang weeks, guys, almost a month din. May dumating na mail. Yung ano, kuhala, malaki na brown envelope from immigration. Kuhala, passport, kinabahan ako, guys. I-deny or approve ba? Ayun, guys, pagtingin ko pa lang sa pages, hala, visa, Canada visa. Napasa talaga namin, guys. Pero wala na, wala na. Wala talaga na, at tawag nun, wini-withdraw ko na talaga yung, sa tawag nun, yung passport namin. Kasi ganun na nga, wala na, kumbaga nagtampo na ako, or wala na akong ibang choice eh, diba? Kailangan i-withdraw ko na, ba't hindi sila mag-reply, or more than 1 year na mahigit. So anyway, yun na yun guys. Pagtingin ko visa, ang bilis na kaano guys, uy, ang bilis na ka... book ako ng ticket, sabi ko, buy hook and cook. Hindi na ako mag-isip-isip, hindi na ako mag-travel dun uwi sa probinsya, di ba? Kasi hindi natin masabi, baka mag-ibang isip. Yung ginawa ko na lang, in-invite ko na lang yung both parents ko, nanay tatay ko sa Manila, tapos sila na lang nagbakasyon sa Manila, bago hanggang nakaalis kami, yung hanggang yung ano, na-book ko na ticket. Ay, lipad kami agad, guys! Ayun, yun ang storya ng ano namin, guys, pag-migrate dito. So, yun, lipad. Natanggap ko, ano ba yun? April ata? April or first week of May? Lumipad kami right away, guys. Mahal kunti yung ticket. Ang nabayaran ko, kami dalawa, mga around 100 ata. One way lang yun. Kasi, kung ano lang available. Pero yung, siguro hindi yun masyadong mahal kasi hindi na timingan ng December. Lumipad kami May 2011. Pero mahal na din kasi one way, pero bahala na, pagtingin ko, oh, may available na ito talaga ang right timing. Ay, lipad kami guys. Lipad me agad. Sabi, wala na talagang pangdaman. So, yun na yun, guys. So, yeah. Sana naman, guys, may natutunan kayo sa video na to. Kung may mga tanong kayo, guys, kahit anong mga tanong about sa pagpunta dito, huwag po kayong mahiya mag-comment below, ha? Tapos, I'll do my best na i-guide or mag-response po sa inyo. Nandito po ako guys, buong puso ko guys, na willing po ako nag-guide. Kung katulad sa akin guys, mga Pilipino na gustong magpunta po dito, dito po ako guys, na mag-guide, mag-advise. Hindi man sa financial sitwasyon, pero andito ako guys, mag-guide sa inyo kung ano ang dapat gawin, yung ganun, mga advice na papunta dito. So,
comment na lang kayo dyan. Tapos, yun, regarding naman sa caregiver, magawa din ako yung student visa. Sa sunod na video, guys, ha, isi-share ko din. Tapos, yung fiancé visa, sobrang hirap-hirap din yun, guys. 50-50 ang papunta dito. So, share ko lang din, guys, ha. So, thank you so much, guys, for watching. Bye-bye.